Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At wait lang po, bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Christian, nung isang araw may nakita akong comment na sobrang bilis daw nung pagbabasa ko. Tapos marami na rin ako nabasa eh. Pasensya na kayo kasi minsan siguro sa sobrang excitement ko dun sa pagbabasa, hindi ko na rin naiisip na nagiging mabilis na yung pagbabasa ko, kaya humingi ako ng paumanhin. At ito, ang pagpapatuloy po ng kwento ni Christian. Dear Kuya E, good day. Salamat po at bumalik na sa work si Kuya James. 2 days lang po siyang nag-ops sick sa naidulot na problema niya mula sa kanyang family. Sa day off ko po, anong balak? Sabi ni Kuya Lito. Sabi ko, maglalaba po ako ng morning, maglilinis, magluto ng lunch. Dinner na rin. Okay ba kung mag-adobo na lang ako ng manok? Okay at oo naman, ang sabi ni Kuya Lito. After 3 p.m, gusto mong mag-stroll tayo sa Batha? Sige po, ang sabi ko kay Lito. Kuya E, si Kuya Lito, ang pinaka-eldest sa aming apat. Ayon po sa kanyang kwento, only son ang kanyang anak. He got married late daw po na nag-asawa na siya dahil din sa pagtulong sa kanyang pamilya at mga kapatid. Siya rin po ang pinakamaraming years of experience sa Middle East. 12 years na po yata. Tuloy ang aking paglalaba. Bigla akong naalala si Ali. Before kasi Ali and I used to do the laundry together. What a great happy memory. Maraming magagandang alaala si Ali sa buhay ko, ang aking dating Captain America. Muli po akong nagmuni-muni. What about kung hindi dumating si Boss Archie at kung hindi ko inamin na bisexual ako kay Marie? Ano kaya ang status namin ni Ali? Natawa ako sa aking sagot sa sarili ko. Kuya E, siguro buntis na ako ngayon. Super tawa ko sa sarili ko. Buti na lang ay nag-iisa ako. Kung hindi, baka isipin na ng mga nakakita sa akin na nababaliw na po ako. Ngayon po, eto, nag-iisa, naglalaba. Nakikinig lang ako sa mga YouTube balita sa Pinas. Para habang naglalaba ay malibang po ako. Coin system po ang aming laundry washing machine dito sa aming accommodation. It's an ordinary day po, kaya solo ko po ang laundry unit. Then right after laundry, mag-vacuum po ng sala at dining area. Carpeted po ang aming accommodation, pati na po ang aking bedroom. Sige, linis po ako. Next thing, magluto ng adobong manok. Kuya E, salamat sa YouTube cooking lessons. Honestly, kapag andito ka sa gitna ng silangan, kailangan mong matutong magtrabaho, magluto. Otherwise, magugutom ka. You just cannot rely on takeaway or to eat sa mga restaurant. Magastos po. Kailangan magtipid para may maipon kapag dating ng araw. Sabay po kami ni Kuya Lito na mag-lunch. Sabi po ni Kuya Lito, okay na ang luto mo, Christian. Pwede ka nang mag-asawa. Tawanan po kami. Dahil lang ba sa pagluluto, pwede nang mag-asawa na? Lalo kami nagtawanan. Marami pong naging sharing thoughts si Kuya Lito. Nabanggit po ni Kuya Lito ang relatability ng problemang mag-asawa sa Pinas, Saudi Arabia. Typical example po ang naging situation ni Kuya James. Dahil po siguro sa tagal ni Kuya Lito sa pagiging OFW, marami na siyang nadidinig o nakakatagpo ng mga OFWs na may issue sa kanilang pamilya. Sabi po ni Kuya Lito, walang perfect family. Oo naman po, ang sagot ko. Kaya ikaw, Christian, pag ready ka nang dumagay sa tahimik, isipin mo ang 10 beses bago ka magpakasal. Sa haba po ng aming usapan, naisip po naming bakit hindi natin antayin sina Kuya Kiko at Kuya James ng 4 p.m. para sama-sama tayong magpunta sa Batha. Oo nga, i-text ko si Kuya James at Kiko. Only Kuya James replied, sorry guys, pass muna ako. Gusto ko lang sa bahay. Walang reply kay Kuya Kiko. Then,
Sabi ni Kuya Lito, aalis tayo ng 3 PM. Kung gusto nilang sumunod, text na lang natin kung nasaan tayo. After lunch po, nagpahinga po kami ng 1.5 hours. Ako po ang nag-aayos lang ng aking bedroom sa aking chest drawer. Nakita ko ang boxer short ni Ali. 2 piraso po itong naiwan niya. I must admit, Kuya E, bumalik sa aking alaala ang aking Captain America. Masasayang pagsasama-sama, makamundong pagniniig at pagiging first bottom ko sa kanya. Kuya E, pilit kong inaalis ang ganitong alaala. Inaamin ko, si Ali ay isa sa pinakamasayang alaala ng pagiging bisexual ko. Kumuha ako ng isang malinis na plastic at inilagay ang 2 boxer shorts ni Ali at packed with tape at inilagay sa pinakadulong side ng last drawer. Bigla akong napahiga at napapikit. Sa subconscious mind ko, biglang bumalik ang napakasayang alaala ni Ali sa aking bedroom, sa aking kama, sa aking bisig. Gumising ako at nagsabing, "Erase, erase, erase." Naghilamos ako para magising sa katotohanan. Wala na si Ali. Honestly, Kuya E, sa daming ganap lately, I tend to forget. Ay yung paglilinis ng aking bedroom, nakakapagod. Pero worth naman dahil maganda at maliw alas kapag nalinis ang buong paligid ng bedroom. Nag-message din po ako kay Boss Archie asking how he is and saying kung anong plan ko with Kuya Lito. He replied immediately saying, "Enjoy mo ang day off mo, my lovely Christian." By 3 PM exactly, kami lang ni Kuya Lito ang sumakay ng bus papuntang Batas City Center. Ano ang ating itineraries? Sabi ko kay Kuya Lito, gusto ko pong bumili ng Infinity Ring para kay Marie. Gusto ko po na terno kami ni Marie para sign of my love for her. Wow, ang sabi ni Kuya Lito. Sige, exciting itong gimmick nating dalawa. Then, bibili po ako ng 3 perfumes para kay nanay at sa 2 ate ko at 1 wristwatch para kay tatay. Grabe, shopping unlimited ka, Christian, ngayon. Kuya E, nag-ipon po ako para sa gift na ito. Yes, maaring expensive but kung sa iyong love of your life, walang mahal or expensive. Worth po siguro. Samantalang si Kuya Lito naman ay samot saring ang kanyang binili from toys sa kanyang unico iho at mga assorted gifts sa misis niya. Magmerenda tayo, sabi ni Kuya Lito. Opo, sabi ko kay Kuya Lito, gutom na rin po ako. Of all choices po, kasi KFC po ang gustong kainin ni Kuya Lito. Sa aming pag-order at pagkain sa KFC restaurant, bigla pong nabanggit ni Kuya Lito, "Kumusta na kaya si Ali? Si dating Ali mo?" Sabi ni Kuya Lito, "Okay bang pag-usapan?" "Okay naman po." Napapikit po ako ng kaunti. Sabi ko, bakit ang araw na ito ay puro si Ali ang bumabalik na alaala? From laundry, sa bedroom yung naiwan niyang 2 boxer shorts. Then, itong panunokso ni Kuya Lito sa KFC. "Hinga-hinga lang," sabi ko kay Kuya Lito. "Friends na lang po kami but no communication." Period. Tuloy ang pagkain namin ni Kuya Lito. Kuya E, biglang shift po kami ng topic kaagad. Pinakiramdaman ko po si Kuya Lito kung how much he knows sa recent problem ni Kuya James. Wala naman pong input si Kuya Lito, meaning hindi po sinabi ni Kuya James ang tunay na dahilan ng problema sa Pinas. We talked in general manners. Word of the day, fidelity ba? Sabi ni Kuya Lito kung sa kanya daw mangyari, automatic daw na hiwalay ang gusto niyang desisyon. Dahil nasaan daw ang love at trust kung mayroong infidelity? No second chance ba? What about your thought, Christian? Sabi ko, ewan ko po. I was infidel po ng madalas. Kay Marie to Ali and Ali to Archie at Archie Marie. Mali po ang ginawa ko. Sabi ni Kuya Lito, iba naman ang situation mo. Ang relationship mo dito sa Riyadh ay temporary lang. Sambit ni Kuya Lito. Enjoy mo lang. After all, di ka naman two-timer. Nakipag-break ka kay Ali dahil kay Marie.
nakipag-break ka kay Ali dahil kay Archie at inamin mo kay Marie ang pagiging bisexual mo. So anong issue nun? Are you being hunted sa konsensya mo? Hindi po ang tugon ko kay Kuya Lito. Mahirap lang pong makalimutan ang mga pangyayari. Ang advices ko lang sa'yo, Christian, tugon ni Kuya Lito, sundin mo ang loob mo. Ikaw lang ang makakasagot ng gusto mong gawin sa buhay mo. Magandang plano mo. 2 years sa Saudi Arabia para makaipon, mag-take ng NCLEX para sa USA at kayo ni Marie. Si Boss Archie, aminin mo, Christian, wala ka lang choices dahil kasamahan mo siya sa ICU. Tumango po ako kay Kuya Lito dahil mas nakita ko kung gaano ka naging masaya noong kayo ni Ali kaysa kay Boss Archie mo. Tama po ang observation mo, Kuya Lito. Basta ride on ka lang. I mean, drive slowly. Imagine sa gandang lalaki mo pati Canada. Ipapasyal ka. Super pogi mo kasi, Christian. Muli pong binanggit ni Kuya Lito. Hindi mo ba napapansin yung mga biro ni Kuya James mo noon? Bakit hindi isa sa amin ang naging boyfriend mo? Kaso pang foreigner ka lang, hagag-hack po kami ni Kuya Lito sa birong ito. Sa akin pong iniisip, Kuya Lito, nako, dumating na po yung pagbibiro ni Kuya James. Nagtapat na po si Kuya James about his feelings para sa akin. Kuya E, biglang bawi ka agad ako sa topic. Baka po madulas ako sa mga senaryo namin ni Kuya James. Change topic po agad. Kuya Lito, saan pa tayo gagala? Pumunta tayo sa Oriental Store. Bili tayo ng petchay. Tawanan ulit kami ni Kuya Lito dahil kung anong petchay ang tinutukoy namin. Haba ng tawa. Nadala ko doon sa tawang haba eh. Kuya E, vegetable petchay po at bumili na rin po kami ng munggo. Dried tuyo at dilis and hibi. Dried shrimp. Sarap naman. Kuya E, bigla pong nag-ring ang aking phone at si Boss Archie po ito. Sabi ko po kay Kuya Lito, wait lang po at excuse me po. Sasagutin ko lang ang pekeng petchay. Tawa po ng tawa si Kuya Lito habang nakatanaw sa akin at pinakikinggan ang aming usapan ni Boss Archie. Hanggang sa bus po pauwi, petchay pa rin ang topic namin ni Kuya Lito. Ang realidad na namimiss nga ang petchay ni Mrs. niya at ako rin ang petchay ni Marie. At dahil sa petchay nagkaroon ng problema si Kuya James, nagkatinginan po kami ni Kuya Lito at nagtanong anong petchay kaya ang story ni Kuya Kiko. Kuya E, sobrang saya po namin ni Kuya Lito sa aming very quality bonding. May pasalubong po kaming hopya kay Kuya James at Kuya Kiko sa aming pag-uwi sa aming accommodation. Dahil sa petchay, hopya na lang po sa dalawang Kuya Kiko at James. Tutuloy po natin ang kwento ni Christian. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. At maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta. No? Hindi ko na-imagine na sa kabila ng mga pagkakawala ng channel, pagkaka-block, pagkaka-terminate ng channel, eh ito, naka 2 years na rin pala yung Dear Kuya E, no? Nakakatuwa lang kasi parang kahit na mawala nang mawala, nandyan pa rin kayo na sumusuporta, nagsasubscribe, kahit na yun nga minsan na papabilis yung basa ko, minsan naman maraming mga nagko-comment na hindi maganda. Eh minsan kasi parang kahit hindi naman ako yung ano, kahit hindi naman ako yung tinutukoy ng mga nagko-comment, kasi parang syempre yung mga sumulat sa akin, pananagutan ko sila, 'di ba? So kung binabash nyo yung sumusulat sa akin, kahit parang ako na rin, nasaktan na rin ako, no? Pero syempre, darating din naman yung time, halimbawa na yung sa ibang mga sumusulat na mahaba yung sulat, syempre, sa dulo nun, nandun pa lang yung mga mapapansin ko na mga gusto kong sabihin, di ba? Hinahayaan muna natin silang magkwento, halimbawa tulad nga nitong kwento ni Christian, no? Syempre, di ba? Do hindi siya nanghihingi ng payo, syempre sa dulo syempre kailangan pa rin natin na mga uriratin yung mga nangyari sa kanyang life. Pero yun, buhay niya kasi yun eh, 'di ba? So tayo nakikinig lang tayo sa kanyang mga
mga kwento. At yun nga yung sinasabi ko, parang sa lahat kasi ng nangyari, ang dami na nangyari sa mundo. Parang isipin mo, nagkaroon ng pandemya, nahirapan ang buhay yung mga tao. Tapos parang kung patuloy tayo sa sarili natin o sa kapwa natin o kung paano tayo magko-comment sa isang bagay, kung magagalit tayo dahil lang sa mga ganong mga storya, tapos kung ano-ano pa yung mga sasabihin, iisipin natin, parang, di ba, parang kung ayaw mo nung istorya nung isang tao, eh di mag-pass ka na lang muna. Napaka-simple lang ng buhay, wag na nating pahirapan pa yung mga sarili natin. Wag mong i-stress, sabi ko nga, yung sarili mo sa pakikinig lang ng kwento ng isang tao, no? Anyways, muli po, talagang sobrang maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.